ang wikang kinalakihan ko. Ito yung wikang pinagtagpo-tagpo ang mga taong pinaglayo-layo ng mga pulo, mga taong ginawang alila ng mga taong bumibisita na kinuha pa nila ang yaman ng bansa. Dinaan na lamang muna sa pluma upang itrato tayo ng tama at tayo'y maging malaya, baka makuha sa magagandang mga salita at sa mabuting pakikisama, ngunit nagbingi-bingihan lang sila, pinikit pa nila ang kanilang mga mata hanggang sa nauwi na nga sa baril at espada. Ipinamana sa atin ng ating mga ninuno ang kalayaan, pati na din ang mayaman na sining at panitikan, isang kulturang buhay na buhay at punong-puno ng kulay. Sa nagbabago nating mundo, pwede na tayong mag-usap sa telepono kahit gaano ka pakalayo. Mga makabagong teknolohiya na sa buhay natin nagpapaganda. Ngunit hindi ibig sabihin ito'y wala na tayong problema. Meron pa ding mga sakuna tulad na lang ng mga bagay na hindi natin inaasahan na nagkulong sa atin sa apat na sulok ng tahanan na nagpakita sa atin na umuulit na naman ang kasaysayan. Mayroon na namang naghahari-harian. Ngunit hindi na ito mga dayuhan kundi ating pang sariling kababayan na ginagamit ang kaguluhan, ginagamit pa ang wikang sa atin ay ipinamana, ang wikang ginamit nila noon upang makalaya na ngayon ginagamit nila upang ipasara ang mga dila. Mga malalaking salita na pinanggugulo sa isipan ng madla, ginamit nila ang pandemya upang di tayo magsalita dahil paano magsasalita ang gutom na madla, ang madlang maralita, paano magsasalita ang madlang hindi kayang magsama-sama, pinakita nitong pandemya itong bulok na sistema. Ngunit na ipamana din yata ang pagiging sabik sa pagiging malaya at pati na rin ang matatalas na dila na hindi takot sa bala, na ipamana din ang pagtutulungan at kasiyahan sa gitna ng kahirapan, ang pagbabayanihan kahit na kumakalaman tiyan, ang pagiging malikhain kahit na nahihirapan, kaya't patuloy ang paglago ng wika kahit nasa gitna ng pandemya. Kaya't kapag ako'y tumitingin sa mga pulo, nakikita ko ang katapangan at sakripisyo, pati na din ang galit ng mga nasirang puso, nakikita ko ang kasakiman pati na din ang bayanihan. Nakikita ko ang kawalan ng katarungan at yung mga taong lumalaban. Lahat ng bagay na aking nakikita ay maaaring bago sa ating mga mata o tulad na ng mga bagay na lumipas na. Ngunit ang pagiging Pilipino ay nasa atin ng mga dugo. Kaya patuloy lang ang paglago kahit na ano pa ang iba to, pandemya man o kahirapan, patuloy lang ang laban. Makikita natin ang lagay ng wika sa taong gumagamit ng mga salita. Tayo ang wika, tayo ang kumakanta sa isang malaking koro na binubuo ng lahat ng Pilipino. Maaring iba-iba ang mga boses, ngunit kapag tayo'y nagsama-sama, bumubuo tayo ng iisang tinig na maganda.